Saktong 12 midnight na guys, matutulog na sana ako. Kaso naalala ko, meron pala akong malilate na trabaho sa Fiber. So napabangon ako kasi iniiwasan ko magkaroon ako ng late delivery. Kasi kapag nagkaroon ka ng late delivery sa Fiber, meron negative impact yun sa performance mo. Tapos maaapektuhan pati yung ranking mo ng mga gigs mo sa search result. Kaya iniiwasan kong magka-late delivery guys. Kahit mapuyat ako, basta ma-deliver natin yung malapit ng ma-due, malapit ng ma-late delivery. Tulad ng isang ito guys, tignan nyo. 2 hours and 52 minutes na lang malilate na siya. So, kung 12 o'clock ngayon, midnight, mga bandang 3 o'clock a.m., tulog pa ako, malilate delivery na siya. So, yun yung iniiwasan ko. Kaya gagawin natin ngayon ito. Ang gusto niya ay, hi, I need a PDF edited. The final one that I want it to look like is what I did. But you need to make it look better, sabi niya. I want it to look exactly like this, but better. Ang pangalan ng picture binigay niya. I have added other scans I did so you can mess with it also. Final copy has to be PDF, please. Ito, tapos nasave ko na siya. By the way guys, $5 lang ito. Yan. Tapos, ito yung ginawa niyang mock-up daw. Ito, open natin siya. Right-click ko lang. Naka-PDF siya. Open with Adobe Photoshop 2020 natin siya. Yan. Tapos, okay. Hintayin natin, guys. Yan, ganito sa Fiber, guys. Kahit hawak mo yung oras mo, pero pag merong mga order ka na malapit ng malate, kailangan i-deliver mo sila para hindi sila malate, para hindi ka magkaroon ng negative impact sa search result ranking mo sa Fiber. Ito yung ginawa niya daw na mock-up. So, ganito yung gagawin natin. Ginawa na niya yung design na gusto niya, yung structure na gusto niya. Ang gagawin na lang natin guys is pagagandahin natin siya. At ito yung gagawin ko ngayon. Hindi ko alam kung poster to o flyer, pero tinanong ko siya kung ano size ba yung kailangan niya dito. Sabi niya, 8.5 by 11. Bale, print size ang kailangan niya guys. So, ang gagawin natin, i-resize ko muna. Gagawin kong 8.5. Yan. Tapos, and kapag printable yung ginagawa niyo, kapag print design, dapat naka 300 resolution lagi yan. Tapos, okay. Hintayin natin yung image size niya. Tapos, ipapalitan ko naman ngayon yung canvas size. Ctrl-Alt-C. Yung image size, Ctrl-Alt-I. Tapos yung canvas size, Ctrl-Alt-C. Yan. Sa mga previous video ko, tinuro ko na yung pagkakaiba ng dalawa sa mga baguhan. Tapos gawin natin 8.5 by 11. Yan. Make sure guys, kapag nag-change kayo ng, ano, ng size, hindi nakalock itong layer nyo dito. Ito. Dapat hindi nakalock yan. Tapos liitan ko lang para magsakto siya. Distorted pa mo yung, nakatilt pa mo yung image na. Yan. Yan. So, ang unang gagawin ko, papalitan ko lang muna yung background niya, guys. No? Punta tayo dito sa Google. Hanap ako ng, gusto ko yung mga blue background. Ang tignan natin. Hanap tayo ng blue background. Palitan ko yung tools, tapos size, yung mga malalaking background. Simple yung background lang. Tignan natin ito. Pangit. Tapos, hanap pa ako. Kahit yung mga simpleng background lang tulad nito. Ang gusto ko na to, right click tapos copy ko lang. Tapos paste. Naka-grayscale siya. Kasi ang grayscale guys, yung kahit anong ilagay mong image dyan, i-convert niya to black and white. So papalitan lang natin. Eto, tignan niyo dito. May nakalagay na gray. Ibig sabihin naka-grayscale siya. Image mode, lagay natin RGB color lang. Minsan may nagre-request na CMYK colors, pero most of the time ginagamit ko yung RGB. Ay, pipaste ko ulit yan. Lagyan natin. Okay. Baba ko ito. Yan. Tapos, kukunin natin yung mga ito, yung mga image na ito. Okay, gagawin muna natin perfect white yung background. Ctrl L. Para sa level. Yan. Tapos, U saturation. Control U. U saturation ibaba natin para mag black and white yung image.
perfect black and white siya nun. Tapos kung nakikita nyo, kubit yung mga line. Gagawa lang tayo ng bagong line. Dito sa ano. Ito, yung rounded rectangle, tignan nyo doon, ayun. Tapos i-draw lang natin siya. Bawasan natin yung radius niya sa gilid. Siguro gawin natin 30. Yan. Yan. Sasama lahat ng yan guys kasi naklak yung ano yun, yung proportion niya. Gawin natin 20. Siguro okay na yung 20. Tapos, lagyan ko ng background siguro na red para may guide tayo. Yan. Tapos yung border niya, mamaya mapapalitan din naman yan. Yung border niya gagawin natin black. Tapos liitan natin, gawin natin 2. Hindi, 1 o 0.5. 0.5 lang siguro. Ay hindi, 1. Tapos gawin natin siya sa labas. Gawin natin siya sa labas. Parang sumabarang nipis siya. Baka ano to, 1.5. Yan, siguro ito na lang 1.5. Yan. Tapos gawin natin silang tatlo. Yan. Tapos i-level natin siya guys. Alisin ko muna to. Gawin natin siyang pantay-pantay yung spacing nila sa bawat isa. I-select nyo lang lahat. I-select natin lahat. Tapos i-click natin yung Control A. Yan. Tapos i-click mo yung nasa taas ito. Ay, hindi yata yun. Nasaan ba yun? Ito. Yung sa distribute. Tapos ito. Halimbawa ito, nandito siya. Nakausog siya banda dun. As Control A. Tapos ito, distribute. Ayan guys, oh. Yung ano niya, yung spacing niya sa bawat isa, ipe-perfect niya. Perfect spacing. Yan. Yan. Tapos kopyahin natin yung mga designs. I-paste ko na sila doon. Control J, isa-isa. So, babalikan ko 'yun. Control J. So, babalikan ko 'yun. Control J. Yan. Tapos ito, dito siya sa pinakauna. Ayan. Tapos i-create clipping mask ko. Okay. Yan. Tapos Control T. Dahil nga lumalabas yung ano niya doon, yung pinaka, anong tawag doon? Pinaka border niya, yung original border niya. Tsaka kung makikita nyo nakaside yung tao, i-ano lang natin to, iuusog lang natin na ganyan. Yan. Tapos ito, dito sa pangalawa, create clipping mask, Control T, tapos usog natin. Kiklik ko yung Alt guys, sa hold Alt, yan. Para umusog siya. Tapos ito naman, dito, create clipping mask. Okay na yan, wala nang na ano dyan. Tapos kopyahin ko yung isa guys, kukuha ko ng isa, kasi gagamitin natin siya dito. Yan, dito naman. Ay, mali. Kiklik ko yung shift. Yan, shift. Tapos, yung height niya kunin natin. Tignan ko kung ka-width niya. Hindi sila yata magka-width. Yan. Shift. Yan, tapos baba. Yan, tapos kopyahin natin yung design niya sa baba. Ayan, Control J. Tago muna natin. Tapos create clipping mask. Pasok natin siya sa loob. Ay, mali ba ako? Tayo niya limit. Ay, ito mali. Dapat ito pala. Ayan. Create clipping mask. Create clipping mask ulit. Ayan. Tapos, ayan, napipindot ko. Alright. Yan, sisilak natin siya. Yan. Control T. Tapos, i-hold ko yung Control tsaka Shift Alt. Tingnan natin. Control Shift Alt. Yan. Wala na yung border niya. Then, papalitan ko yung border niya dito sa gitna kasi blurred na yan. Guguhit muna ako bago ko siya i-delete.
Ay, nawala. Ba't ganun? Ayan. Hula na lang ako. Ang sumabrang taba tuloy. Layo-layo kasi ng view ko. Gawa na nga ako, create new layer. Tapos yung... nasan? Dito ako, paint bucket. Nawala yung selection ko. Ulit-ulit. Sisilak ko siya ulit. Ayan. Ayan, ganyan kataba. Tapos, paint bucket. Paint natin ganun. Tapos, pasok natin siya sa loob. Create living mask. Tapos, lagyan pa natin doon. Tapos, kukunin ko yung... Magki-create muna ako ng bagong layer sa taas nito, ng original picture. Ayan, dito. Dito, ipipaint ko ng white yun. Ayan. Ipipaint brush ko siya ng white. Para mawala ng original lines niya. Yan. Wala ng original lines niyan. Yan o. Puti na siya. So, okay na tayo doon. Save ko muna pala. Nakalimutan ko na naman mag-save. Pangalan niya is... Yan, ito. Dito siya. 001. Yan. Then, pumunta tayo sa pinakataas na. Ang gagawin ko next ngayon, guys, is... kukunin ko to, yung mga tatlong to. Yan. Tapos change background natin sila. Kung makukuha ko sa magic eraser, hindi ko na sila i-trace one by one. Try ko muna silang kunin sa eraser tool. Background eraser or magic eraser. Tignan natin. Kung maganda yung pagka-change background niya. Yan. Okay naman guys so far. So hindi ko na sila iti-trace manually. Ganyan na lang. Then yung numbers, yung Roman numerals. Gagawa lang tayo ng circle dito ulit sa ellipse tool. Gagawa ko circle. Tapos lalagyan ko siya ng white color. Tapos black border. Tapos 1.5. Ay, mali. 1.5. Yan. Okay. Tapos nagigay ko doon. Yung pangalawa. Yung pangatlo doon. Naka-Roman numerals sila. Gayahin natin. Magka-Roman numerals tayo. Kiklik ko yung T, magta-type tayo ng text. Control T. Masisira na yung mouse ko. Masisira na yata yung mouse ko. Parang nagra-right click siya. Manual. Tatry ko muna yung tatlo. Tignan ko kung kasya silang tatlo. Hindi. Ang taba niya pala. Dapat 100% lang to para yung tunay niyang width. Yan. Yan. Ito munang tatlo yung tatry natin. Kung kasya silang tatlo. Yan. Okay. Okay na siya dun. Tapos palitan na natin yung ano nila. Dalawa lang dito. Tapos isa lang dito sa una. Yan. Okay. Tapos, sa title na tayo, na-distort ito. Siguro hilain ko na lang pababa. Yung mga circle naging ellipse. Yan. Yan. Tapos, itaas ko muna yung original. Meron siya nakalagay na foldable AED wall sign. Tapos ito yung text. Gawa tayo ng text dito. Gayahin natin yung nakalagay. Sabi niya, this AED sign can be folded as a two-way projectable sign or slightly open to be used as a 3D style sign. Ewan ko, walang wrong spelling dyan. Gamitin natin yung Arial. Kaya gumamit tayo ng medyo kakaibang font.
sabi Abel. Gagamitin ko yung Abel. Yan, medyo maganda itong Abel eh. Tapos lagay natin siya left, ano, left align. Bawasan natin yung ano niya. Font size. Yan. Font line. Line height. As a two-way. Dali. Ito, lagay natin to dito. Yan. This AED sign can be folded as a two-way projectable sign or slightly open to be used as a 3D style sign. Yan. Lagay natin dito. Tapos, lagyan natin siya ng title. Foldable AED wall sign. May black ba? Wala siyang bold font. Yung Abel. Siguro gagawin kong impact na lang to. Impact. Yan. Para bold siya. Yan. Tapos lagyan natin. AED. Siguro ito yung foldable artihan natin ng konti. Pero bago yan, kunin muna natin yung isang picture niya na pinapalagay niya. Ito. Ito yung pinapalagay niya. Liwanagan lang natin konti. Control L. Yan. Tapos copy ko na. Paste. Ang laki. Slitan natin. Tapos alisin natin yung original. Ayan. Tignan natin guys ha. Nalagyan natin ng konting ano, design siguro ito. Gawin natin siyang sandali. Siguro lakihan ko to. Lakihan ko itong image na ito. Tapos ito ibaba ko. Tapos lagay ko dito yung ito, title niya. Yan. Try kong ibaba yung mga to. Ibaba muna kayo. Pwede kayo, baba. Baba. Ay, wrong. Pati mga Roman numerals nasaan? Sama na kayo, baba din kayo. Yan. Muna kayo. Lagyan natin ng space ito. Lalagyan ko ng content design dito. Pero hindi siya ganyan lang. Siguro gawin nating white background. Tingnan ko. O dark background. Pwede rin. Gawin muna natin siyang white background. Nasaan yung ano ko? Yung paint bucket. Yan. Tapos, lagyan natin siyang ng inner shadow. Inner shadow. Black. Tapos, ito. Gawin natin siya. Siguro, yung ano niya, yung fill niya, bawasan natin. Yan. Tapos ito, ganyan natin. Yan. Color black po siya. Color black. Tapos, bawasan ko yung transparency niya, yung opacity. Yan. Yan. Para magkaroon siya ng content design. Konti lang naman. Yan. Settle ko lang siyang konti. Tapos, siguro gawin kung ano to. Foldable, sabi niya. Foldable. Gawin nating go bold. Try natin yung go bold. Go bold.
Ito kasi ano eh, mga font ito na, oops, bawasan ko yung, yan, foldable, editable. Yan, foldable AED wall. Bawasan ko yung line height niya. Tapos ganyan. Yan. Lagyan natin siya ng konting shadow. Lagyan natin siya ng konting shadow. Para nakaangat siya, nakatilt siya. Color black. Paste. Ayan. Blur. Ayan. Dito. Tapos babawasan natin dito. Tapos mag-eraser ako. Dapat dito medyo faded na siya dito. Faded. Ayan. Okay, isasend ko na tapos matutulog na ako. Gusto ko na matulog. Ganito talaga sa Fiverr guys. Sanayan lang. Nasanay na ako pero nung una nahirapan talaga ako kasi halos gising din ako ng gabi. Pero ngayon nasanay na ako. Tapos kung konti ito, baba kong konti ito. Yan. Para lang may ano siya, may design siya banda dito sa gitna. Hindi siya plain na ganito lang. Napaka-plain. Pero pwede din siyang ganun. Siguro send ko bot kay client tapos siya nang mamimili. Bahala na siya. Save ko na sa JPEG 001. Tapos tanggalin ko yung isa. Tanggalin ko to. Tapos JPEG 002.jpg. And guys, tapos isend natin kay client, delivery order. Kapag may mali naman ako guys, halimbawa kayo din nagtatrabaho kayo sa Fiverr, kapag may mali kayo huwag kayong mag-alala, mag-a-ask naman na revision si client. Delivery order. Yan. I hope find this very good. Tapos deliver. So yun, na-deliver ko na. Sana may napulot kayo. At kung nag-aaral pa lang kayo sa Photoshop, sana may natutunan kayo kahit konti lang sa video na ito. Kung nakatulong sa inyo, pakihit ang like button. Tapos pakishare nyo na rin sa mga kakilala nyo para ma-inspire pa akong gumawa na maraming video, na live video na pagtatrabaho ko mismo sa Fiverr. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, pakiklik mo na subscribe button at ang bell notification para lagi ka maging updated pag naglalabas ako ng bagong video. Guys, thank you for watching. Matutulog na ako. I'll see you soon in my next video. Bye-bye.